ginagawa lang gatasan, ginagawa lang moro-moro at lokohan itong ginagawang raid. Ang tanggapan ni Sen. Raffy Tulfo ay maghahain ng isang resolusyon at panukalang batas sa pag-aaralang mabuti upang baguhin ang patakaran sa paghanda ng raid sa mga establishments tulad ng POGO o Philippine Offshore Gaming Operator. Ang POGO ay opisyal na tawag sa mga kumpanyang nag-ooperate sa Pilipinas na nag-aalok ng mga serbisyong online gambling sa mga merkado sa labas ng ating bansa. Ang layunin ng senador ay ayusin ang patakaran sa paghanda at pagproseso ng mga establishmento na nahuli, kung paano ba dapat isagawa ang proseso para sa mga individual na nadatnan sa lugar na sumailalim sa isang raid. Ayon sa senador, maraming hindi nakakarating sa ating mga otoridad ng mga kalokohan na nagaganap sa POGO Hub na ang target ay patulukan ito. Nakita ni Senator Tulfo ang mga lapses at mishandling ng mga otoridad sa kaso na ito. Nakita rin ang kakulangan ng koordinasyon ng anti-cybercrime group ng PNP na nagsasagawa ng raid. Sa tuwing nagsasagawa ng raid sa isang establishment, tulad ng isinagawa sa isang POGO Hub, may mga foreigners at Filipino na nagagamit sa panluloko ayon sa senador. Lahat ng Filipino nandoon ay pinapauwi, considered as rescued victim at binibigyan pa ng mga ayuda. Hindi iniisip ng mga otoridad na ang mga Pilipino na naandun ay pwedeng kasabwat ng mga operators as handlers. Every single time, lahat ng Filipino agad-agad pinapauwi. Ngunit, naniniwala pa rin naman si Senator Raffy na mayroon talagang naging biktima na kinakailangan ng assistance. Mariing ipinunto ng senador na, "I'm very confident nagkakaroon po ng tawaran. I'm serious about this and I have proof, but right now, hindi ko po pwedeng i-divulge." Yun mga foreigners na naandoon, hinihingan ng pera bago sila pakawalan at i-repatriate. Yung mga local Chinese na naandoon, hinihingan sila ng pera para pakawalan at palabasin ang victim. Even doon sa mga Pilipino, hinihingan mang para palabasin silang victim. Ginagawa lang gatasan, ginagawa lang moro-moro at lokohan itong mga ginagawang raid ng ating mga otoridad. Ayon kay Senator Raffy, "Ako, in my humble opinion, kaya wala pa rin nangyayari, kaya wala pa rin galawan sapagkat nagtatawaran pa rin. Nagtatawaran kung magkano tutubusin yung mga nakahold doon sa mga foreign nationals. Tutubusin ng iba't ibang embahada." Ang mga foreign nationals na ito ay binubuo galing sa China, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, Nigeria, Singapore, Myanmar, Yemen, Pakistan, Africa, India, Somalia, Sudan, Cameroon, at Iraq. Isinagawa ang raid ng ACG na walang kasamang ibang ahensya. Pero ayon kay Senator Raffy, dapat kasama ang IACAT o Interagency Council Against Trafficking at Bureau of Immigration. Ang IACAT ay nagpunta kinabukasan na matapos ang raid at nagstay lamang ng kaunting oras at umalis na. June 30, nang sumulat ang ACG sa immigration para pumunta o iproseso ang sumailalim sa raid. Sumulat muli ng July 2 ang ACG at July 4 na anang dumating ang immigration. Ayon sa senador, sa 7 araw na lumipas, marami nang nangyari at marami nang yumaman. Nagstay ang immigration at nagprocess sa loob ng 2 araw na imposibleng matapos dahil sa laki ng bilang na dapat iproseso. Noong July 6, nag-pull out na ang Bureau of Immigration at sila ay dismayado sapagkat may more than 200 pa ang ayaw mag-cooperate. Hindi daw tumutulong ang ACG na obligahin ng foreign nationals na lumabas kahit na sila ay may search warrant at warrant of arrest. Isa ito sa mga dahilan kung bakit din magsasagawa ng investigasyon ang kampo ni Senator Raffy. Ipinapatawag umano ng senador sa hearing ang IACAT, Bureau of Immigration, PAGCOR at lahat ng mga ahensyang may kinalaman sa isinagawang raid kasama ang PNP, DILG at DOLED upang suriin ang mga pagkukulang na naganap sa isinagawang raid.
Gusto ng senador na kapag nag-raid ang ating mga otoridad, dapat yung raid na hindi moro-moro, dapat yung raid na hindi hao-shao. Alam ng senador na nakakarating ito sa ibang bansa na nadadala sa lagayan ang mga ACG. Nadadala sa lagayan ang otoridad na nag-imbestiga. Mayroon din daw umanong reliable source ang senador sa loob ng Camp Crame na sinasabing nagkakaroong tawaran, nagkakaroon ng bigayan at maraming na ang kumita. Nang tanungin si Senador Rafi kung gaano siya kasigurado na kasagwat ang ACG at mga imbahada, ang kanyang naging tugon ay may mga tapuhan ang imbahada na naandoon at nakikipag-usap sa mga otoridad natin na nagproseso sa mga dayuhan. At base sa impormasyon kanyang natanggap, negotiations have taken place. Dahil nga may mga embassy personnel on site, mas nauna pang tawagan ng ACG ang mga ito kaysa sa mga kasamahan nilang law enforcement agencies na maaaring makatulong nila sa pag-iimbestiga tulad ng PAGCOR, Bureau of Immigration, DOLE, para tumulong sa pagproseso doon sa mga naabutan nilang mga tao. Pero sa halip, ay mas inuna nilang tawagan ang mga embassy dahil umano ang embassy ay may perang ibibigay sa mga ito. Naikumpara din ng senador ang ginawang raid sa Pampanga na nagkaroon ng maayos at tamang koordinasyon. Kumpleto ito at full force, sabi ng senador. Kasama din nila ang PAOCC o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ngunit sa nagdaang raid sa Las Piñas noong June 27, walang PAOCC, wala lahat. Walang gustong makipag-cooperate. Nakarating din sa senador na maraming mga POGO operations na madalas binibisita ng otoridad para hingan ng lagay. Kapag nakuha ng lagay, aalis na sila at pababayaan nila kahit anong operasyon ang gawin nila. Ngunit kapag dumating ang pagkakataon sila ay bumisita at di nakapagbigay ng gusto nilang halaga, saka sila magsasagawa ng raid. I'm Kickers. Kung bago ka sa channel na to, huwag mong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Hi everyone! Welcome to my channel! I'm Kickers Calbo in Kentucky. Just want to say thank you to all of the people who subscribe to the channel and will subscribe, of course. About my channel.